bansa, nakikita ninyo, kumakain sila ng sariwang damo. Ito ang unang ingredients o kailangan nating maisakatuparan upang mabigyan o makagawa sila ng quality na gatas. From what they're eating hanggang doon sa pagpuproduce nila ng gatas, by the time na hapon na, tatawagin na sila para gatasan naman sila. Kung saan, lilinisin natin yung mga baka at the same time, malinis din yung ginagawaan o yung milking parlor natin para yung kalidad ng gatas natin, talaga namang malinis. Pagkakuha natin sa milking parlor that will stand only for ilang minuto, dali-dali naman natin itong dadalin sa processing site natin na dito din matatagpuan sa ating farm. Mula dun sa processing site, uunahin na natin na ma-imbak natin yung gatas natin sa yelo habang dadalhin natin sila dun sa pasteurization process natin. Pag na-pasture sila, there's a certain degree ng heat na kailangan upang mapatay natin yung mga bad bacteria, pero retaining the good nutrients and good bacteria that whole milk has. Siyempre, organic ito, kaya very rich and very critical po tayo dito. Kasi po, ito po yung unique selling proposition po natin na sariwa po, nandoon pa rin po yung mga ingredients or nutrition na kinakailangan po natin. From then on po, ia-ice bath po natin agad yan. From mainit, biglang lamig po para yung quality po natin may ayos. At ibobote na po natin to, packaging, and lagay na po doon sa ref. Pinakamaganda po nito, once na nag-order po kayo, i-deliver na rin po namin ito sa mga merkado natin. Para naman po yung shelf life po natin ay ma-enjoy na rin po ng mga customer natin ang tunay na sariwang gatas. Nung una kami na nag-start dito sa paggagatas, raw milk lang yung binibenta namin. So, nung raw milk, sa iba din kami nagbebenta. So, ang usual na matatagpuan yung mga bumibili ng raw milk before is nasa Batangas at nasa Laguna. So, imagine ninyo na lang from Rizal, going to Batangas, going to Laguna. Tapos, pipila pa kami doon kasi may mga iba din na magdadala ng gatas. Pagkadala nila ng gatas, dahil nasa pila kami ng mainit na araw, traveling all the way from Rizal, nasisiraan kami doon pa lang. So, nasayang lahat yung effort namin, gumastos pa kami ng transportation para lang madala namin yung raw milk namin. Sa hulit-huli pala, iiyak din kami at wala ding gatas na maibebenta. So, yun yung mga naging challenges sa amin. Pero, dun din, parang naging blessing in disguise din siya dahil yun din ang naging rason kung bakit kami nagtayo ng sarili naming branding, ng sarili naming processing site. By value adding to the product, by bringing different flavors, pasteurizing it, and have a brand, pwede na namin itong maibenta sa aming mga kliyente doon sa presyo din na gusto namin. Kasi kapag raw milk din, syempre, hindi rin ganun kataas yung bilihan sa merkado. At the same time, i-grade din yung quality natin. But since nga na magta-travel pa tayo all the way there, yung quality, hindi na rin natin na-check kung maayos pa ba yung quality. Hindi katulad nung tayo yung nag-produce, confident tayo na quality yung product natin at alam natin kung saan nagmula, saan nanggaling, anong ginawang pagproseso at talagang quality, chilled and fresh po talaga para sa mga consumer. One way for us to set apart is our sustainable farming practices. Kasi nga po, organic yung gatas po natin. At marami po ang nasa merkado ay yung sinasabi po nila na nasa grocery pero naka-imbak po doon for how many months na. At the same time din, yung powdered milk na pinofortified na lang po natin ng nutrients. While here po, makakaasa po kayo na lahat ng nutrients ay nandoon pa rin po. At the same time, we also value added our milk. So, meron na po tayong, hindi lang fresh milk ang meron tayo, may chocolate milk, strawberry milk, and other flavors. Meron na rin po tayong yogurt and kefir. May ube products na rin po tayo, and pastillas.
ilan lang po ito sa basic po namin na products. Pero po, makikita na rin po ang mga produkto namin by making our own milkshake, where we have a fresh gelato made from our fresh milk, and fresh ingredients or fresh fruits na pinagsama-sama, giving you quality milkshake and premium po ang taste talaga natin. All natural and all good for you. Kino-QA po natin ito. Hindi po tayo lalabas ng ating processing site hanggang hindi po natin natiyak na yung mga produkto po natin ay maayos. Meron po kaming iniiwan na mga product natin or batch po para ating pong malalaman kung nasira po ba ito, ano po ba ang nangyari sa kanya. At the same time po, yung tama po yung kilo, quality check, bago po siya lumabas. At saka po yung mga, kailangan naka ano din po yung ilang yelo, ilang ano po ang nakasama sa kanya. Para po talaga yung quality, hindi magbabago.